friends, welcome to Read with France. Another day, another book video. I'm so happy you're here today. If you're new here, my name is Ces. I'm so excited today dahil pupunta kami ngayon sa Big Bad Wolf Books huge sale na mention ko sa IG story ko before na hindi ako makakapunta. I received a VIP pass from BBW noong June 22 dapat yun. But unfortunately, I couldn't make it. But ngayon, makakapunta na ako. Hindi nga lang siya VIP day, pero still, I'll be able to come to the big event of Big Bad Wolf Books. Because it's been years since nakapunta ako sa mga book events. This one is different. I never been into any Big Bad Wolf Books events ever since. And this time, it is going to be really big dahil they have 2 million new books and they have unbelievable deals up to 95% off and free admission din siya. Sobrang dami kong unread books. Tapos, ngayon, meron na namang panibagong book haul. I don't know kung ilang books yung mabibili ko, but I am trying to limit the books that I'm going to buy dahil if you watched my previous video, which is randomly picking my June TBR, nakita niyo ang dami ko pang mga unread books. And then, if ever, madadagdagan na naman siya. So, let's see. Okay, so I'm talking too much. I need to cut this video now because I still need to prepare. See you sa PICC Forum 10. We're here in the PICC Forum Letter code. Ayan. For example, this is letter I. And then, dito mo madedetermine kung ano yung price. So, letter I, 280. Thank you.
ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga books na nabili ko from the BBW sale. So, eto siya. Nakalagay siya sa cutie eco bag ng Big Bad Wolf Books. So, bago ko ipakita sa inyo, let me tell you a quick story about what happened. So, baga kami pumunta, I think that was around 10 a.m. Nandun na kami. Since nagpunta kami noong Tuesday, I was really expecting na konti lang yung mga taong pupunta dun sa event kasi weekday siya. Pero, I was wrong. Madami pa rin talaga yung nagpunta. And nakita nyo naman sa video na sobrang daming books. Hindi na ako masyadong nakapag-take ng maraming photos and mga videos na naiisip kong gawin. Dahil hindi ko alam kung ano yung uunahin ko. Kung yung pamimili ng books or yung pag-video. So, mas pinili ko yung mag-focus ako sa pagtingin ng books. But still, kahit na naka-focus ako sa pag-choose ng mga books, sobrang, alam mo yun, hindi pa rin talaga ako makapili ng maayos kasi nga, sa dami ng books na nandun, nakaka-overwhelmed. Hindi rin ako masyadong nakagawa ng mga contents like yung i-upload ko sa ng reel sa Instagram and TikTok dahil nga, yun, sa sobrang daming books. Parang din nga, like what I've said, alam ko bawit-ulit ko na sinasabi, pero grabe, kapag talagang nasa harap mo na yung sobrang daming libro, hindi mo na talaga alam kung ano yung gagawin mo, kung ano yung unahin mo dahil sa excitement. Kasama na rin din yung nakaka-overwhelm nga. Ayan, so I noticed while I was browsing all of the books there, nakita ko na mga undiscovered gems yung mga books na nandun. And hindi ako masyadong familiar sa mga authors and sa mga titles. I mean, may mga familiar naman na authors and books, pero if you're expecting na meron doon like yung mga Colleen Hoover, Taylor Jenkins Reid, mga Anna Wong na books, wala. Wala silang ganun. Pero nung nakita ko sa isang post na nagpunta din dun sa event na meron siyang nabili na The Seven Husbands of Evelyn Hugo, I was like, parang wala naman ako nakita ang ganun. I mean, parang na nakita yon. Kasi nung nagpunta ako, wala naman ganun. But anyway, happy naman ako sa mga na-purchase kong books. Okay, I'm rambling too much. I want to show you na all the books that I purchased from the BBW. Let's start with this one. I Heart Hollywood by Lindsay Kelk. So the reason kung bakit ko binili to, ayan, nakita pa. Ayan. So the reason kung bakit ko siyang binili, kasi ang cute lang ng cover. When I buy books, hindi ko binabasa yung synopsis niya sa likod. Mas gusto ko kasi yung mag-start ako na basahin yung book na wala akong idea kung tungkol saan yun. Kasi gusto ko lang i-surprise yung sarili ko. Nag-rely lang ako sa mga book recommendations, sa mga good reviews. Pag namimili ako ng mga titles, lagi kong hawak yung phone ko and sinesearch ko yung titles sa Goodreads. And then kapag nakita kong mga 4 pataas yung ratings nila, dun ako nakakapag-decide na, okay, bibilin ko to. Next is One Last Gift by Emily Stone. So, hindi ko rin alam kung tungkol saan to. Cute lang din kasi ng cover kasi may pagka-Christmas siya. And inabot lang sa akin to nung mommy ko. Sabi niya na nabasa niya yung synopsis and it feels like it's a good book. Kaya nilagay ko na siya sa cart. Life's a Bitch by Portia McIntosh. So the reason why I bought this is because gusto ko yung book na to and Portia McIntosh is one of my favorite authors when it comes to romance comedy na genre. And nabasa ko na to sa Kindle and I loved it. I can't remember kung ano yung rating ko dito pero natatandaan ko na sinave ko to sa notes ko na kapag may nakita kong physical copy nito, bibirin ko. And I was really ecstatic when I saw this sa table. Kaya hindi na ako nag-hesitate na kunin and bilhin to. Yung next na ipapakita ko, mga suspense, mystery, thriller na books. Never Have I Ever by... Hindi ko makita yung first name kasi nakatakip siya ng tag. Pero yung last name niya is Jackson. So anyway, search niyo na lang. So Never Have I Ever and then Jackson yung last name ng author.
Anyway, so, eto, binasa ko na lang yung synopsis niya nung nasa BBW ako. Kasi wala talaga akong choice kundi basahin yung synopsis kahit na hindi talaga ako palabasa ng mga blurb sa likod. Pero, wala kasi talaga akong idea yung mga books na nandun. Kaya, you know, para hindi nasayang yung pera, kailangan ko basahin talaga yung synopsis if worth it ba siya na isama sa cart ko. So, iyon. Nabasa ko yung synopsis. Interesting siya. Very intriguing yung plot. Kaya binili ko siya. Another thriller book is The Final Twist. Binasa ko rin yung synopsis niya. And sinerge ko rin siya sa Goodreads. And nakita ko na mataas naman yung ratings niya. Kaya binili ko siya. The next one is The Escape Room by Megan Golden. So, the reason why I picked up this book because familiar ako kay Megan Golden. That's it. Ito naman, With All My Love by Patricia Scanlan. Nag-base na lang ako sa rating sa Goodreads and nakita ko na mataas yung rating niya. Kaya, binili ko siya. Dalawa yung nabili kong books written by Bo Sanchez. Yung una is Life Manual 101, How to Make Your Dreams Come True, 7 Steps to Achieve Your God-Ordained Destiny. Susunod naman is God, Why Does It Hurt? By Bo Sanchez pa rin. Ito, alam ko na to. Naka-add to cart to sa akin sa Shopee. I think mga 380 or 370 siya sa Shopee. Pero doon sa BBW, 280 na lang siya. The last one is The Holy Bible. And as you can see, short lang siya because New Testament lang yun nandito sa book na to. Nakalagay dito sa back cover. It contains some of the most exciting and life-changing stories. Grabe, 90 pesos lang siya, guys. 10 books yung nabili ko. 2,410 pesos for 10 books. Sobrang magandang deal na yon. Kasi, diba, kung sa mga bookstores ka bibili, isang book pa lang, nagko-cost siya ng 900 plus, minsan 1,000 pa. First time ko kasi makapunta sa BBW event, so hindi ko masabi kung mura ba siya or hindi. Pero sa mga nakikita kong mga posts and reviews ng mga dati na nagpupunta sa event ng BBW, sinabi nila na mas expensive siya compare sa mga past book sales nila. Pero mas maganda naman na yung mga titles na available na yon sa BBW compared before. Yung masabi ko lang sa first BBW experience ko is nakakapagod. Nakakapagod siya. Like, tumitingin ka lang naman ng mga books, but still, hindi ko alam. Sobrang pagod na pagod ako. And sobrang sakit din sa paa. Swear! Ang dami talagang books. Like, when they said 2 million new books, for sure 2 million talaga kasi sobrang dami niya. Kaya hindi ko siya nagawang isa-isahin tingnan talaga. Kung ano na nakita kong interesting yung cover. I just judged the book by its cover or catchy yung title ng book. Kinukuha ko siya and then sinesearch ko kung maganda yung reviews. It was a very tiring but fun experience. Ayan, sobrang dami ko ng books sa TBR cart ko pero hindi ko ba rin talaga mapigilan yung sarili kong bumili. So that's it for today. I hope you enjoyed my video. And if you want to see more bookish stuff and more book updates, you can follow me on my bookstagram at readwithfrance. You can check all of my social links on the description box below. Also, don't forget to share and subscribe and stay tuned for more exciting book videos. Always remember, let's keep reading because reading is fundamental!